Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Miriam Grace Go, ang investigative editor ng Rappler at naghahati sa inyo ngayon ng Rappler Talk. Ngayong Agosto na buwan ng wika, nabuhay na naman ang debate tungkol sa spelling ng pangalan ng ating bansa kapag isinusulat sa wikang Filipino. Ang nakasanayan bang Pilipinas na nagsisimula sa P o ang original na Filipinas na nagsisimula sa F? Pero hindi lang ito ang interesante tungkol sa wika, dahil ang Pilipinas ay nasa proseso pa ng pagpapaunlad ng Filipino bilang wikang pambansa at pagpapanatiling buhay ng mga katutubong wika ng mga rehiyon, magandang tuklasin din natin kung paanong ang ating lengguwahe ay kayang makisabay sa anumang larang, sa anumang panahon. Kaya marami kaming tanong ngayon sa ating panauhin, ang pambansang alagad ng sining sa panitikan na si Virgilio S. Almario. Kilala rin sa sagisag panulat na Rio Alma sa kanyang mga tula. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Hello, Gigi. Magandang umaga, Raffler. Sa panahon ng kanyang panunungkulan dati bilang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, nagsagawa at sumuporta ng maraming saliksik, workshop at iba-ibang proyekto ang KWF tungo sa pagpapayaman ng Filipino at regional languages natin. Kasama sa kwentuhang ito ang ilan sa mga journalist ng Rappler na bumubuo ng content gamit ang Filipino. Nandito ang aming news editor na si Paterno S. Makel. Hello, Paterno. Hello, Paterno. Magandang umaga po. Nandito rin ang isa sa aming desk editors, si G. Jeronimo. Hello, magandang umaga. At ang aming data curator na si Michael Buesa. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ng 2013 ng aprobahan ng KWF, unanimously, ang resolution na nagre-recommenda sa spelling na Filipinas at Filipino, naglista si Ginoong Almario ng mga madalas itanong sa kanila tungkol dito. Itatanong namin ulit sa kanya itong frequently asked questions na ito para marinig diretso mula sa kanya yung mga sagot. So sisimulan ko na. Bakit dapat ibalik ang Filipinas? Oh, kung ayaw ninyo ibalik, eh huwag na. Hindi naman ako namimilit. Pero marami akong dahilan para ibalik ang Filipinas bilang pangalan ng ating bansa. At kaugnay niyan, pati yung salitang Filipino, hindi lamang para sa wika, kundi sa kultura, anumang may kaugnayan sa Filipinas. Unang-una, ang aking dahilan ay ito ang original na pangalan ng Filipinas. Alam niyo, sa buong daigdig, tayo lang ang gumagamit ng Pilipinas sa ating sarili. Sa United Nations, kung gusto mong pumunta doon na Inglesero, Philippines ang tawag sa atin. Pero pagka ikaw ay pumunta sa mga Spanish-speaking countries, Filipinas ang tawag sa atin. At walang tumatawag sa ating Pilipinas. Panloob lang ng bansa ang Pilipinas. Diba? Kaya napaka-queer na pipilit natin gamitin yung panloob natin at hindi naman opisyal na wika, salita yan para sa ating sarili. Okay? Kalawa, ang Pilipinas na P sa aking pagkaalam at ngayon nga ay gumagawa na nga ako ng history ng wikang Filipino para lumiwanag sa inyo kung paano naging P yan at kung bakit dapat maging F. Ano? Yan ang kasalukuyan kung sinusulat history ng ating language. Para mas luminaw sa lahat dahil hindi binabasa yung history ng ating language eh. At yan ay kaugnay mismo ng ating history ng bansa, yung ating history ng language. Yung malungkot na kasaysayan ng ating wika ay kasinlungkot ng kasaysayan ng ating bansa. Okay? At sa aking pagsasaliksik, noong American period,
Una ay kumalat yung 20 letters na alphabet na ginawa ni Rizal. At yung alphabet na yun, walang F. Alphabet yun para sa mga Tagalog. Okay? Kaya, ang mga Tagalog wala kasing F. Yan eh. Walang V, walang Z. At mga tunog yan, na kapareho din ng mga Bisaya, mga Ilocano, wala sila, wala yung mga, nakakatawa nga eh, kung bakit ang mga pangunahing wika ng Pilipinas, wala nung mga tunog na yun. Samantalang, yung ating ibang mga ethnic groups, nung ako ay magtanong noong 2013, mga around 50 ethnic groups sa Lumitaw na may mga tunog na ganun. Nanguna na ang mga taga Kwan, mga taga Mountain Province, ang mga taga Central Mindanao. So meron silang F, meron silang V. In fact, meron pa silang sound na wala sa mga wika ng mga pangunahing wika sa Pilipinas. At yung nga mga sound na yon ang aking pinipilit na isama din sa pagsisimbolize ng ating alphabet. Kaya meron kaming nakuha na isa, halimbawa, yung swa sound. Yun ay isang sound na nire-repress sa maraming wika natin dahil walang symbol. Kaya tuloy, halimbawa, meron isang wika sa Mindanao, ang itinapat sa swa ay E. Dahil wala silang E, I lang sila. So yung E nilagay nakatapat ng kanilang swa sound. Ngunit sabi ko, ang problema dyan, kasalukuyang kayong nag-assimilate ng mga salita mula sa ibang wika. Eh yung ibang wika may E. Paano ngayon pagdating ng E na kailangan ninyong bigkasin? Maliligaw yung inyong dila kasi hindi swa yun, kundi E. Kaya kailangan nyo talaga ang bagong symbol para sa inyong E. Kaya ay sa inyong swa. Kaya noong isang forum, pagkaisahan na dahil masyado ng marami yung symbols natin na titik, ay idaan na lang yung swa bilang tuldik. Kaya meron tayong bagong tuldik na yung dot-dot sa vowel at yun ang simbolo ngayon na ginagamit natin para sa swa sound. Yung mga bagay na yan, ay wala sa isip ni Rizal noon. At wala din sa isip ng mga tagalista. Noong ipinaglalaban nila ang pagkakaroon ng wikang pambansa na batay sa isang wikang katutubo. Dumating lang ang salitang noong araw ay Tagalog pa ang labanan. Eh. Tagalog, kaya wikang katutubo, wikang pambansa, ganun ang tawagan. Pero noong 1908, merong isang samahan na ang ginamit na pangalan ay Akademia sa Wikang Pilipino. Okay? Yung samahan na yan ay nagsisikap na magsama ng mga tao na hindi lang mga Tagalog. Mga foreigners, mga taga-ibang regions, kasama dyan si Norberto Romualdez. At nagsimula silang mag-experiment kung paano mapayayaman ang Tagalog language sa pamamagitan ng pagsasama ng mga madalas invented na words. Doon nagsimula yung pag-invent ng balarila. Sila nag-invent ng salitang balarila. Hindi si Lopica Santos. Pinulot lang ni Lopica Santos sa kanila nung isa nilang na-invento. Marami pa sila in-invento. At marami din silang dinagdag na mula sa mga non-Tagalog languages. Halimbawa, yung katarungan. Noon, sumipot yung katarungan from Bisaya. Wala kasing salitang Tagalog para sa justice eh. Wala rin sa ibang wika. Meron lang tayong katwiran, tuwid. Yun ang pan eh. Yung tarong kasi sa Bisaya ay tuwid yan ang ibig sabihin eh. Tuwid. At yun ang pagiging
jazz, matuwid ka, na yun ang ginagamit ng mga karaniwan, ng mga ninuno natin. So kinuha yung tarong, nilagyan ng ka at an, at itinapat ngayon sa justice. Kaya ngayon ay meron tayong kagawaran ng katarungan, di ba? Wala noon ng salitang katarungan sa ating wika. Marami pa silang ginawang ganoon. At yun ay kasalukuyan na dadagdagan dahil marami na tayong mga writers ngayon sa ibang wika na gumagamit ng Filipino. At sila nagdadagdag ng mga salita. Kamakalawa lamang sa anong tawag dito, sa UP Writers Workshop, may isang Bicol writer na isulat ng short story, taga Catanduanes. Ang daming salita niya ginamit na mula sa Bicol Catanduanes. Iba-iba kasi yung Bicol eh. Bicol Catanduanes. At ang gaganda ng mga salita, tuwan-tuwa yung mga nakikinig sa kanya. At palagay ko, ganun ang mangyayari. Habang dumadami ang mga manunulat na mula sa region at gumagamit ng Filipino, ang Filipino ay yayaman. Natural na yayaman. Buhay talaga, no? Nadadagdagan. Assimilation. Hindi na yan Tagalog. Hindi na yan Tagalog. Yun nga ang sabi ko dun sa writer, hindi naman Tagalog yung ginagamit mo. Yan ang Filipino. Naiintindihan kita kahit na mabikol yung salita mo. Dahil pareho tayong nag-iisip na Filipino. Ang hindi ka lang maintindihan dyan, yung mga isip Tagalog. Kaya mga isip Bicol. Diba? Yung mga regionalist na Tagalog o regionalist na Bicolano, yun hindi makakaintindi sa nangilito ngayon sa bagong wika. At yun na hindi makaintindi kung bakit Filipino ang wika natin at hindi Pilipino. Makita nyo? Mula doon sa experiment nung 1908 or 1912 ng akademya na yon ay nag-develop yung Filipino. Kailan lang natin talaga ginamit yung salitang Filipino? 1959 lang yan eh. Pipiroklame. Talagang dati ay walang pangalan yung ating wikang pambansa. Ang tawag lang, wikang pambansa. Ano itinuturo mo? Wikang pambansa. Karoon lang ng wika, pangalan ito, noong 1959, noong ideklara ni Jose Romero, siya ang Secretary of Education noon, ng tatay ni Eddie Romero na national artist, taga Negros. At sabi ni Jose Romero, panahon na natawagin natin Filipino ito dahil talagang ginagamit na ng mga Pilipino. So, 1959 lamang nangyari yun. Ang malungkot, after a few years, nagkaroon ng awayan. Inaway yung Pilipino ng mga tao na gusto Filipino. Ito nyo, inihabla ang Pilipino ni Inocencio Ferrer. Hindi raw yun ang dapat maging wikang pambansa ayon sa 1935 Constitution. So, inihabla yung mga gumagamit ng Filipino. Nakatawa nga ako, pati yung UP kasama sa habla. Pag tinignan ninyo yung habla ni Inocencio Ferrer, ang habla panood, very ironic. Ang UP president doon ay si Carlos P. Romulo. Na hindi po Filipino, hindi po English. Ngunit si Carlos P. Romulo kasi, contribution niyan, yung mga utos sa ROTC, ginawa niyang Pilipino. Ayun, doon pala nagsimula. Nag-umpisa nung para na yung mga takbo, takbo, lakad, lakad. Mga ganun na ROTC. Kaya nadami siya. Nag-umpisa kayo sa ROTC. Yun ang habla. Yun ang habla. At nasama si Carlos P. Romulo sa habla. Ngunit, natalo yung habla ni Inocencio Ferrer, pero magkaroon ng Constitutional Convention ni Marcos, natalo yung Pilipino. Pumasok ang word na Filipino, F, para maging bagong pangalan
na i-develop na wikang pambansa. At noong 1987, sinustain yun na Filipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. Sa aking palagay, kapag alam mo yung ganong istorya ng Pilipino at ng Filipino, malalaman mo rin na ang F at ang P ay symbolical para sa development natin. Hindi ng development lang ng language. Hindi pagbabalik yon sa colonial period. Hindi pagiging Hispanized. Kundi sa ating sariling wika, sa ating sariling kasaysayan, nagkaroon ng ganong flow. Naging P, pagkaraan, naging F. At yung F doon ay hindi nagaling sa Espanyol. Yun ay simbolo na ng pagkilala sa mga sounds na kumukha ng F na matatagpuan sa mga wikang katutubo. Yun ang aking pananaw. Sa aking pananaw ay hindi ako nagiging kolonyal. Hindi ako nagbabalik sa mga Espanyol. Natutuwa yung mga Espanyol sa akin dahil doon. Muntik na akong sabitan ng medalya. Pero hindi ako nagbabalik sa mga Espanyol. Ang hinahanap ko ay ang katangian ng isang wika, ng isang kultura na higit kaysa Tagalog. At tinawag yung Filipino, okay sa akin. Kung ibang gusto niyo tawag, kung Filipino, okay rin sa akin yun. Ang mahalaga para sa akin, ang Filipino ay simbolo na ng Tagalog. Ganun ang habla ng mga tao noong 1970s eh. Yung mga academicians sa kalaban ng Pilipino. Ang Filipino, sir, mas inclusive na, no? Kasama ang iba nating language. Yung mga wika ng Pilipinas. Yung aking ibig sabihin. Kaya, sir, may tanong si Paterno tungkol sa mga magiging spelling. Kung isinusulong natin yung Filipinas at Filipino, may tanong si Paterno tungkol sa spelling. Yes, Professor Mario, yung tanong lang kasi ng marami din, itong sinasabi natin, maganda siya talagang pag-usapan, pero yung sa practical na aspekto naman, kunyari, susundin natin yung ganitong patakaran, yung mga katulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung mga ibang hiram na salita galing sa Espanyol na ginagamitan natin dati pa ng letter P. Yun ba ibabalik, ilalagay natin, gagawin nating effort selyo ng Office of the President ay baguhin natin lahat, yung pera. So yung ganitong mga practical concerns, Professor Almario, paano po natin... Yung practical. Dahil hindi nyo binasa yung aking mga paliwanag ng araw pa, sinabi ko na hindi kailangan baguhin yung luma. Kasi alaala yon ng panahon na P. Kaya yung Universidad ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas. Yung UP, hindi mo gagawing UF. Kasi yung UP, English yun eh, University of the Philippines. Sabi ko dun sa mga nakausok ko mga taga-UP, niluluko nila na magiging UF daw. O kaya pagka Pinoy, magiging Finoy. E sabi ko sa kanila, yung Pinoy galing yung sa Pinas, hindi sa Philly. O kaya yung Pinoy, Pinoy pa rin yun. Hindi yung tinitingnan kasi ako kung saan ang gagaling yung salita nyo eh. Yung pinag-aaralan, kaya ang dami yung mga tanong. Ngayon, sa aming panukala noon 2013, hindi kailangan baguhin ang mga bagay na nangyari sa panahon na Pilipinas ang tawag. Okay? Magiging parang kusang laob yan, voluntary. Kung gusto mong baguhin, baguhin mo. Kung ayaw mong baguhin, mananatili kang gano'n. Gano'n na nangyari din nung araw eh. Nung panahon na Espanyol, pagkaraan nilipat sa Ingles. Hindi lang binigyan ng grace period ang Espanyol para baguhin into English. Kundi kung ayaw mo, hindi mananatili kang Espanyol. Kung gusto mo, magiging English ka. Kamukha ng Bangko Pilipinas, naging Bangko PI,
Oh, naging Philippines. Pero F yan dati, na? Yung panahon ng Espanyol. Ngunit, yung iba naman, kunyari, yung mga simbolo ngayon ng Pilipinas, kung magsasabi ngayon ang presidente na gusto na niyang baguhin talaga, sila magkukusa nun eh, sila mag-uutos nun eh. Pag binago yun, hindi naman kailangan masayang yung mga letterhead na gumagamit ng Pilipinas. Ubusin muna yun at dali-daling ubusin nun. Oo. Tapos pagkaraan, pag-print na ng bagong letterhead na F na ang ginagamit. So walang masasayang sa bagay na yun dahil gradual dapat ang mangyayari. Sana nga kung yun ay inaprubahan noong 2013, baka ngayon ay F na yung ating salita. Kaya lang eh, ang unang kumontra sa akin, mga taga National Commission of History, nagreklamo sila doon na pagkala nang sabihan ko naman na gusto ko makipag-usap sa inyo, ayaw naman makipag-usap sa akin. yung mga taga, actually may taga Malacanang na ayaw ng F. Yun ang dahilan. Kaya si Pinoy, hindi alam ni Pinoy na nangyayari yan. Huwag na natin punggitin yung taga Malacanang, hindi ko siya gustong pangalanan. Yung kumukontra. Kilala ko kung sino yan, pero ayoko siyang pangalan. Okay. Yun. Ayoko rin siyang pangalan. Pero alam ko na lihim siyang kumukontra kung ano-ano ginagawa niya. Well, anyway. Nanalo siya. Ako naman ay hindi ko naman ikamamatay ito. Kung ako'y matalo. Ngunit, naniniwala ako kaya patuloy kong gagamitin. Kung hindi ako babawalin, ay hindi ako dihinto. Wala namang pwedeng bumawal. Question of language ito eh. Ang language nagde-develop. Nagbabago. Hindi mo dapat binibigyan ng pagbabawal. Lalo na sa descriptive linguistics. Lahat ng bagay ay hindi dapat binabawal. Kailangan natural na mag-evolve ang wika. Kaya nga lang, meron din tayong tinatawag na language planning at language engineering. Nangyayari din yun. At yun ang gusto kong mapadali sa ating wika. Alam niyo ang pinakamalaking problema natin sa Pilipinas magmula noong 1936 o 1940 na nadeklara ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Eh, kulang sa vision ng mga tao na sumunod kay Lope Casantos. Walang plano. Pagka nagsaliksik ka magmula noong 1940, walang language plan. Kung paano talaga i-develop ang wika. Kaya kung saan-saan sumuot yung wika sa mga bagay, ang daming duplication ng effort. Nag-aaway sa grammar, nag-aaway sa spelling. Eh, ang daming malalaking problema na dapat kasuin. So, yung pagkakaroon ng kakulangan sa language plan, at yun ang isang inumpisahan namin nitong 2013, kumuha kami ng medium-term plan. Tawag namin ay medyo matagalang plano. Yun ang unang written medium-term plan sa ating language. Na ngayon ay binura naman. Itong bagong salib na ituloy, binura. Ayun ang, ganun din naman yung medium-term plan natin sa NEDA. Laging pag may bagong presidente, binubura. Binubura. kaya wala na di-develop sa Pilipinas. Ako, Diyos ko. Ang politika ng wika ay politika ng, yun ang politika ng bansa natin. May tanong daw si Jim. Pero sir, baka gusto ding itanong ng mga tao, bakit nga ba issue ito o nakikialam ang KWF sa mga spelling ng pangalan ng bansa? O bakit concern ito ng KWF? Ako noon, concern ko dahil gusto kong itama. Ang problema nitong
bago, gusto ibawal yung itinatama. Biro mo yun? Ginagamit pa yung Constitution. Eh, Supreme Court na nagsasabi nun. Constitutional. Di ba? Kaya kung hindi ka babawal yun ng Supreme Court, eh, hindi ka pwede sabihin ang Constitutional ang ginagawa mo. Di ba? Yun. Anyway, kaya ako ay patuloy. Hanggang hindi ako binabawal ng Supreme Court ay hindi ako magtitigil sa aking ginagawa. At yung aking mga argumento, ang gusto kong sagutin ng nagbabawal. Hindi yung Constitution ang ginagamit. Yung argumento. Di ba? Kailangan ganun ang pag-uusap. Hindi yung nalilito ang mga tao. Diyos ko, may survey ba? So yung ano, may mga kanya-kanyang interest din yung mga panelists niya dito. Marami daw silang gustong itanong. I think related doon yung isang gustong itanong ni Michael sa inyo, sa KWF. And sir, since nung ako po ay bagitong reporter pa lang, isa po yung KWF sa mga una kong kinover, una kong pinag-reportan. So, ano, at tingin nyo sir, ano po yung legacy na iniwan nyo bilang chairman or pinuno ng KWF? At ano wala, po yung wala akong legacy kasi binura na. Okay, sir, ano po yung pinakamalating? Wala na yung isang projects, hindi pinalis na o ginawa ng bagong title. Pero anong panahon nyo, sir? I mean, nung... Ang pangit ng nagiging mga pagsunod, ayoko ng ganun. Pero anong panahon nyo, sir? Ano po yung malaki? Halimbawa, ang isang project ko na kailangan ituloy. At ito ay noong sineselebrate ang International Languages na ng UNESCO, na Native Languages. So nagsimula ako na isang project at ito'y binigay ko kay Senator Legarda na binigyan naman niya ng suporta. Gusto ko na yung lahat ng ating mga wika magkaroon ng record. Dahil ang dami nating wika, 130 ang bilang namin, siguro 140 kung tutuusin. At sa 130 na yan, eh siguro mga wala pang 50 ang alam natin. Hindi natin nakikilala. Namamatay. Ang dami kong na-inkwentro ng mga little groups na ayaw na nila yung kanilang sariling kultura at wika dahil kailangan nilang mabuhay. So habang hindi pa naglalaho itong mga pangkating ito, dapat silang i-record. At meron ganyang project sa London na pinag-aralan namin, nag-imbita kami ng mga taga roon para bigyan kami ng lecture kung paano gawin yon. At yun nga, kailangan parang isang archive ng mga wika. Doon sa archive na yun, hindi lang grammar, hindi lang vocabulary ang pag-uusapan, kundi mismo yung buhay ng mga may-ari ng lupa. Ire-record sila, iti-tape, i-video, at yun ilalagay sa isang archive na pwedeng ma-access ng lahat ng tao. At sa ganoong paraan, kahit mawala yung ethnic group, mananatili yung kanilang kultura sa gumita nating lahat. So nag-umpisa kami ng pagpapa-research. I think nagkaroon ako ng konting budget para sa around 20 or 15 languages. At patuloy yun, dapat. Nagsimula na kami ng mga tao galing sa regions, na sila mag-research. Ang dami na kami naging problema. Anyway, natuloy kahit na may mga problema. Ang problema, hindi na natuloy na yun. Yun. Paano natin maalagaan yung mga wika natin kung hindi natin sila isasaliksikin? Ngayon nga, ang aking interest ay panitikang bayan. Pag nag-research ka sa panitikang bayan ng folk literature,
meron ka lang lugar na maraming naka-research ng Panitikang Bayan, yung mga paborito na scholar kasi may grant doon. Mm-hmm. Pero ang daming lugar na walang grant at hindi na re-research. Niwala sa ating radar kung nasaan sila. Di ba? Nagugulat pa tayo pag nakita sila. So, yung mga problemang yan ay dapat askasuhin. Ang aking paniwala, kung merong enlightened leadership, eh dapat patuloy na ginagawa yung ganyang uri ng research. Ganyan kasing uri lamang ng research, higit nating makikilala ang ating sarili bilang mga Filipino. Matutuklasan natin kung ano ba yung mga karunungan talagang atin at walang bahid ng Espanyol o Amerikano. At sa ganung paraan ay higit nating matutuklasan mo ating sarili. Problema natin yun eh, di ba? Kaya tayo laging may inferiority complex. Wala tayong adjective para sa sarili natin. Oh, wala tayong adjective. Kailangan natin ng adjectives. At yung mga adjectives na yun ay makikita lamang natin sa ating mga wikang katutubo. Kaya kailangan patuloy na gawin ang pagsasaliksik sa panitikan, sa wika at kultura ng ating mga kababayan. Eh, yung Filipinas para sa akin ay palang yung manifestasyon lamang ng kawalan natin ng malasakit sa ating sarili. Pinag-aawayan natin yung manifestasyon, hindi yung esensya. Professor Almario, marami lang din nagtatanong. Itong pinag-uusapan natin tungkol sa wika, syempre nangyayari ito sa espesipikong konteksto ng bayan natin at marami rin tayo mga problemang kinakaharap, katulad ng pandemya. Ngayon, alam natin na ugnay-ugnay itong mga issue na ito. Yung wika, hindi lang ito pang eskwelahan lamang. Pero gusto ko lang din tanungin sa inyo bilang isang eksperto, ano yung mga palagay ninyo na sana naitulong ng mas maayos na paggamit ng wikang Filipino sa pag-communicate ng kunyari mga health-related information ngayong pandemya? Ano yung mga bagay na palagay ninyo, sana ganito, sana ganyan, kung sana nagawa ng maayos itong paggamit sa wika, Professor Almario? Oh, yun ang aking kwan, yun ang aking laging sinasabi sa ating media, sa inyo, na sana kung nagko-communicate lang kayo sa wika na mas alam ng mga tao, so, epektibo siyempre yun na naiintindihan nila yung sinasabi ninyo. Hindi ka mukha ng pagka kung ano-anong mga kaletsihan ang sinasabi sa Ingles. And really, ito yung mga tao. Kaya mas naniniwala sa fake news yung mga tao eh. Dahil yung fake news, mas na nakatama sa kanilang wika yung sinasabi. Oh, samantalang yung mga mas siyentipiko na mga salita ay hindi kinoconvert into something na maintindihan ng tao. Hindi naman kailangan maging nasa langit yung scientific language. Meron namang paraan para ibaba sa lupa yan. Professor Almario, pwede po ba kayo magbigay ng specific example? Isang konkretong halimbawa ng tingin nyo maling paggamit ng wikang Filipino ngayong pandemya, yung tipong napailing na lang kayo na bato, dapat ganito kasi ito eh, para mas naintindihan ng tao itong issue eh. Siguro kung ano yung isa sa mga ganong pagkakataon na napansin ninyo? Marami. Hindi ko nalang iniisip talaga, pero marami. Gaya po ng ano po? Pahaba ang ating usapan. Halimbawa na lang yung salitang COVID. Mm-hmm, mm-hmm. Opo. Naipaliwanag na ba yan sa Filipino? Bakit COVID? Narinig sa media. Oh.
Kaya hindi maintindihan ng mga tao kung bakit yung SARS o yung flu ay karugtong nito maya, COVID. Hindi nila maintindihan yung virus. Ano ba yung virus? Pinag-aawayan pa kung virus o virus. Hindi paliwanag kung ano. Pinagtatawanan nyo si Duterte dahil nabi. Eh tama yung Kastila yun eh. Yun ang Kastila ng virus. Kaya lang siguro nagbibirus lang siya noon. Kaya nagbibirus. Pero ang ibig sabihin po nito... Laughter talk to, ha? Pero ang ibig sabihin po nito, Professor Almario, na dapat yung mga scientifico din, mga doktor, eh talagang matatas sa wikang Pilipino. So, kumbaga... Hindi naman kailangan. Uh-huh. Ang mahalaga lang, marunong silang magpaliwanag. Yun ang pagkuli ng isang siyentista. Ipaliwanag sa tao yung mahirap ipaliwanag. Mm-hmm. Diba? Pag doktor ka, kausap mo, nagtitinda sa palengke, pinaliwanag mo yung sakit. Bakit naiintindihan mo, bakit na ipapaliwanag ng doktor sa nagtitinda sa palengke yung sakit? Kasi pinipilit niyang ibaba yung kanyang wika. Mm-hmm. No. Pero kung hindi mo gagawin yon, hindi mangyayari yun. Kaya kailangan ng training ng ating mga doktor ay ganun. Mm-hmm. Training ng ating mga scientists ay ganun. Mm-hmm. Hindi laging English. Hindi sa akong minsan encounter. Sa UST kasi meron sila ngayong magandang program eh. Yung kanilang mga kunyay, mga may major sa sciences, pinagsasubmit nila ngayon ng mga kanila, anong tawag doon sa summary? Thesis, sir? So, summary ng thesis nila. In Filipino. Hindi English. Nagsisimula na sila sa ganun. At minsan nga ay nandun ako sa kanilang kumpirensya. Nagsalita yung tatlong scientist. Yung isa nagpaliwanag tungkol sa red tide. Sabi ko, bakit hindi nyo pinapaliwanag sa mga tao yung red tide? Tuloy, hindi naintindihan ng mga tao kung ano yan. Akala nila kung ano. Ganun lang pala ang paliwanag. So ang dami nating mga scientist na ang gaganda ng mga sinusulat, mga natutuhan, mga natuklasan na invento, hindi nakabababa sa sambayanan. Mm-hmm. Kaya yung science natin, walang silbi sa taong bayan. Mm-hmm. Palagi kasi lahat ng sinusulat nila nasa English para sa kanilang mga para tumaas ang kanilang promotion o kaya makilala sa daigdig. Mm-hmm. Hindi iniisip na yung science nila ay dapat pakinabangan ng kababayan nila. Mm-hmm. Kaya sila naging scientist ay hindi para maging kausap ng mga Amerikano. Kundi dapat ay kausap ng mga Filipino. Di ba naging issue yan noong Yolanda? No? Yung surge. Storm surge. Storm surge na hindi na ito. Oo yun. Tingnan mo yun, ha? Sumulat nga ako dun eh. Kasi pag-ising ko sa umaga, ito na yung media tanong ng tanong. Ano ba? Ano sa Tagalog yung... Storm surge. Sabi ko, bakit yun pinag-uusapan ninyo ngayon? Kahit pa search siya na what? Ang maaaring ipaliwanag nyo ko ano yan. Mm-hmm. Pinag-awayan pa ako, ano, dictionary words, ang hinanap, tsaka ako, pag sinabing nung araw, wala naman yung concept ng daluyong na galing mula sa ilalim ng dagat o mula sa bagyo, kundi daluyong lang lahat yan. Kahit mga Amerikano, hindi ako alam kung anong kaiba niyang tsunami sa tidal wave, etc. Di ba? Bagong siyensya yan. Kaya kailangan, huwag niyong hanapin yung katumbas, kundi hanapin ninyo ay kung paano ipapaliwanag sa tao. Mm-hmm. Nag-aawayan pa.
ganoon yung instruction namin sa editorial dito sa Rappler. Pag nagsasalin kami or nagsusulat kami sa Filipino ng mga merong technical terms, nire-retain po namin yung Ingles kasi yung nasa paliwanag, yung Filipino ginagamit sa pagpapaliwanag. Hindi pinipilit isalin kung walang katumbas. Isalin. Kasi pagka nagsalin ka, away yun. Yung kontrabinder ang sasabi mo, isalin mo! Mag-aaway kayo. Malilimutan na ninyong paliwanag yung sinasalin. Dahil nag-aawayan niya yung salin. Ganun nangyayari sa atin eh. Ever since, yung ating mga language experts, nung panahon ng Amerikano, natatawakot sa mga tagalista, meron silang siguro apat na groupings nagkakabarkada. Pagka nagsaling yung isa, lalabanan ng kabila. Nauubos yung kanilang energy sa pagalingan kung sino mas mausin sa atin. Kaya sabi ko, mas mainam pa, wag ninyong isipin na pagsasali ng technical terms. Ang isipin nyo kung paano ipapaliwanag yung technical terms. At maganda yung inyong, maganda yung inyong policy tungkol sa bagay na ito. Nakita ko nga, halimbawa, kahapon, mas mga beto, nakakita ako ng isang article sa Star tungkol sa report ng COA. Sabi ko, saan maintindihan ito? Eh ako mismo nahihirapang basahin. So, kaninang maga, si Karina Bulasco, may binaiber na Rappler report, may video pa. Sabi ko, akala ko kako wala. Mainam yung ginawa ninyo. Kasi yung hindi ko maintindihan kahapon, mas naintindihan ko kaninang maga dahil sa inyong video report. At yung report nyo, puro English. Baka dapat dagdagan pa niyo ko. Ang editorials ng Rappler every Monday ay in Filipino. Isang-isang policy na in-adapt namin para yung mga issue ay naihahatid sa mga mas komportableng mag-tackle ng issue sa Filipino. And then yung mga tinatawag namin na you can use, itinatranslate din namin sa Filipino yung mga artikulo. At totoo yung sinasabi niyo yung gano'ng ka-effective na sa lingwaheng alam ng tao doon ka nagpapaliwanag. Kasi kahit po yung mga simpleng call out sa social media or campaigns namin na magparehistro na kayo para pumoto, pag translate namin sa iba-ibang major languages ng Pilipinas, mas nagre-respond ang mga tao. Totoo. Yan. Pero sir, ano, pero sir, may mga times kasi na kami sa media, yung may mga spelling kami na like yung kwento, nawawala yung letter U, yung aspekto. Ay, edit ko yan. Opo, yung mga aspekto. Kailangan lang yung edit ko yung mausay. Na-OC ba kayo dun, sir? Parang then, question of manual of style. Okay? So, ako may manual of style. Yun ay pinasunod ko sa ang tawag namin, OP, ortografiyang Filipino, ng Pilipinas, kapambansa. So, kung susundin yun, ayun, meron doon mga rules kung bakit. Ang mahalaga doon sa aking mga rules, pinapaliwanag ko kung bakit. Hindi ka mukha ng iba, na basta yun lang gusto nila. Eh, hindi ganun ang standardization eh. Hindi ganun ang standardization. Kahit nung araw si Webster, galit na nakikipag-away ko kani-kanino. Pero nananalo sa kumisan, natatalo sa kumisan, bago naging standard yung Webster's dictionary, naging Merriam-Webster pa pagkaraan. Pero tagal niya nakipag-away, lalo na sa mga British. Ganun talaga ang dictionary making at ganun ang manual of style. Yung aming manual of style, yung marami sa bagay, ibang bagay doon, galing sa Chicago manual. Pero yung may kaugnayan sa spelling ay halo ko sa una sa mga style books na napag-aralan ko magmula noong 1930s.
Nagsimula kasi ang KW sa Surian ng Wikang Pambansa na may ganong style book. Pero dahil nagulo ang buhay ng mga taga Surian ng Wikang Pambansa, nagbago-bago yung kanilang style. Kaya naloko din ang isip ng mga teacher, pati kayo. Kaya iba-iba yung style ninyo. Ang binabalik ko yung style dati. Kasi yun yung matagal na pinag-isipan eh. At nakabatay pa yon sa estilo na Tagalog. Hindi yung kamukha nitong mga dumating noong 1980s, 1970s, na pabara-bara lang nagawa ng mga taga-linguistics. Eh, mga taga-linguistics, mas English-oriented eh. Hindi sa kanilang, lagi nilang sasabihin, malaya ang lahat. Pero meron silang sinusunod. At silang gusto mo sundin. Pag di mo sinunod, nagagalit. Nakakatawa pa sir, no? Kasi pag gusto mong sundin yung luma na base sa pinag-aralan, ang sasabihin pa sa'yo, purista ka kasi. Di ba yung dahil sumusunod ka lang sa rules? Opo, may ganung comment eh, na ang purist mo naman. Ano? Ako, I don't care. Yung purist ko, parang... Pag sinusunod mo yung, ano, yung mga tuntunin sa grammar ng Pilipino, sasabihin purista ka. Ako, I don't mind masabihan akong purista kasi yun yung napag-aralan ng tama. Hindi masama yun. Mm-hmm. Totoo. Merong mga panahon na kailangan mo ang purismo. Yes. Kaya merong purismo. Halimbawa, pagka sumosobra sa hiram, kailangan bumalik sa dati. Kailangan, ganun ha? Pag hiram ka ng hiram, mawawala yung dati, kailangan mong purismo. Lahat ng wika nagdataan sa ganun. Nagkakaroon ng cleansing. O pagkaroon ulit, magiging kwan ulit, liberal na naman. Ganun ang wika eh. So ang purismo ay isang uri lamang, isang kwan lang yan. Isang disiplina. Na kailangan ang mga gumagamit ng wika. Ginawa lang yung issue ng mga tao na mga gusto ay malayang-malaya kasi gusto nilang guluhin ang wika. O hindi nila kasi alam yung rules. Hindi nag-aaral. Kaya within a, halimbawa, within a an article, makikita ka na yung spelling ng kwento na walang U. Apa. Sa loob na makikita ka na may U. Kasi hindi pinag-aralan yung kanya spelling. Eh, mahalaga din yon para sa... Kasi yung nakasulat na wika, ang pinaka-sign ng intellectualization. Ng lingwahe. Kaya kailangan ma-standardize ang nakasulat na wika. Dahil yun ang pagbabatayan ng pag-aaral ng sientipiko, pagsusuri, hindi naman yung oral eh. Hindi mga oral. Yung oral kasi walang, hindi mo alam talaga kung ang kwento ay may you. Kung walang you eh. Style lang yun eh, pagsulat. Meron lang po akong tanong, pero medyo mas personal po itong tanong ko. Kasi curious po talaga. Pero alam ko po curious din yung ibang mga tao tsaka mga nanonood kung meron, ano po ba yung, ilan po ba yung mga Philippine language na alam ninyo or naiintindihan nyo? Alam ko naiintindihan. Paano ka nag-review? Ha? Katakot-takot na dictionary ang dala ko sa buhay ko. Yun ang ginagawa ko. Nakakaawa nga ako sa sarili ko na masunod yung FC. Kalahati na ang dictionary na sunog. Inipong ko yun magmula ng bata ako eh. Ilan pong dictionary yan? Curious lang. At gano'ng katandang dictionary? Oo. Aba, American period. Saka Spanish period. Wow. Original yun ba nun? Binili ko ng mga thousand-thousand. Nabubuklat pa naman yun, sir, parang kailangan ingatan mo yung part. Oo, kasi yung Spanish period dictionaries, ang papel na ginagamit doon, mahusay. Oh. Hindi ka mukha ang papel na yun na nalulusaw. Mapatakan lang ng kape, lusaw na. Mm-mm.
Mas mausay ang papel nung Arab. Pero meron po ba kayong Philippine language na pinaka-interested po kayong nung pong nakikita nyo or nakaka-interact nyo yung mga tao, yun po yung tipong pinaka-interesting para sa inyo? Alam mo, no, nagbabago yung interest ko eh. Nung araw, ang challenge sa akin, Ilocano. Okay? Kasi sabi ko nga sa kanila, mukhang German yung wika nyo. Pero hindi pala. So nung matutuan ko na yung mga rules nila, mas interesado ngayon ako sa mga wika na ethnic. Yun ang gusto kong pinakikinggan. Pinakikinggan ko lang eh. Kasi hinahanap ko yung mga tunog na hindi ko na naririnig sa Tagalog o sa Kapuntangan dahil yun ang mas kalisado ko. Yun. Hindi ako kasi mahilig mag-aral talaga ng wika. Hindi ako ganun. Eh kung yung salita ko lang, nakakalimutan ko eh. Pero sir, ngayon po, uso po actually yung mag-aral ng lengguwahe sa mga tao po ngayon eh. So, meron po ba kayong maisasuggest na isang Philippine language na madali o kung yung mga tao, kung gusto nilang simulang mag-aral? Lahat sila, madaling pag-aralan kung talaga mag-aaral. Kasi kapamilya, lahat ng wika natin yan eh. Sabi nga ni Humboldt, yun, nung araw pa, panahon ni Rizal, nakilala ni Rizal yung mga Germans. Sabi nga ni Humboldt, isang pamilya tayo, yung Austronesian. Lalo na yung Austronesian languages sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng mga Germans, dalawang sanga lang eh, ang meron dito, ng Austronesian languages. Yung tinatawag nilang Northern at saka Southern branches. Nasa Southern branch ang Bisaya at saka Tagalog. Nasa Northern branch ang Mountain Province at saka Ilocano. Pero pinag-aralan niyan, ikinumputer, 40% of all these languages ang magkakahawig ang mga salita. Kaya iipo ka na lang ng 60%. Memorize mo na yung ibang mga yun ay isang dahilan kung bakit mahalaga na based on a native language ang ating wikang pambansa. Pag pinag-aralan mo kasi ang Tagalog, 40% ng ibang wika, alam mo na. Hindi ka mukha ng English. Magsisimula ka sa zero. O yun ang dahilan nun, no, ginamit ng ating mga delegates na nagtanggol sa wikang katutubo. Kaya may isa tayong dating presidente, hindi na din ulit natin papangalanan. Isa sa mga strength niya yung marami siyang kayang salitain at maintindihan na lingguwahe sa Pilipinas. So pag umiikot siya sa mga probinsya, natural yung kanyang pakikipag-usap sa mga tao. Well, mag-anak pa lang. Kailangan niyo ng mga politiko. Marami sa ating mga politiko na gano'n. Hanga-hanga sila sa ganun dahil ginagamit nila sa panluluko. Tsaka sir, ang interesting din po minsan na may mga salita na galing sa ibang lingwahe natin sa Pilipinas na na-introduce into the news, to the news stream, to the public consciousness. Like yun sir, yung tokhang, ano pa po ba yung mga galing sa ano, mga yun. Example na lang po siguro yung tokhang, di ba po, that's a Visayan, ano, Visayan word. Yun ang nakakatawa natin. Hindi nakakatuwa yung tukhang, pero nakakatuwa yung tukhang. Sana ibang salita ang pumapasok sa ibang. Paano po kaya sa media? Paano po namin mas mapopromote yung ibang mga Philippine languages? Magkaroon kayo ng conscious effort to introduce one beautiful word from a native language.
Yun ang aming prinsipyo nung isa naming contest noon, yung ambagan. Yes, apo. So may mga nagsasalita na pipili siya ng at least 5 salita from his or her native language na gusto niyang mapasama sa national language. Ang dami kong natutuhan doon. Hindi ko nga lang nagagamit pa lahat. Pero marami akong natutuhan doon at nasimulan ko na yung iba ginagamit ko sa aking pagsulat na hindi ko na ipinapaliwanag. Halimbawa, nung nag-umpisa ako sa Ilahas, pinapaliwanag ko pa, meron na isang book na ang title Ilahas. Yung mga ganon. Kailangan lang introduce ka na introduce para matutuhan na lahat. O kaya, yung mga naglilipot sa Pilipinas, kailangan pulot ng mga salita na narinig nila doon at gamitin nila sa kanilang pag-report. Diba? Yung ganon consciousness. Marami sa inyo, mga reporter, ang lumilipot sa ibang lugar. Nakakapakinig kayo ng mga salita. Magkaroon kayo ng effort na ipunin yan, maging para kayo ni Figapeta. Di ba? Siya ang unang recorder natin ng salitang Bisaya. Nakita na ba niyo yung lista ni Figapeta? Hindi pa. Oo, kita niyo. Tingnan ninyo yung lista ni Figapeta. Maraming maling spelling kasi siyempre, italian yung tenga niya tsaka yung kanyang alphabet. Mali. Pero pag nakilala mo yung salita, ako, tinignan ko, 131 words siya tayo. 131, 161. Almost 90 of them, Tagalog. Pero dapat Cebuano yun. Ibig lang sabihin nun, naroon na talaga, ibig sabihin, na magkakamag-anak. Kakalayo lang dahil sa pulo at sa history, pero dapat magkalapit-lapit ang ating mga wika uli. At may unify into a national language. Sir, napunta na yung usapan sa media. Ituloy na natin dun sa mga pet peeve mo at nating lahat na yung mga maling salita, mga maling salin sa Pilipino na non-existent words na pinapauso ng media tapos yun, mali ang natututunan ng mga tao. Ako patuloy ako sa musulat doon. In fact, ito yung mga bago kong libro na. Mayroon akong kulo at kolorum. Ang dami. Mga words na kinaiinisan ko. Kolorum, yun yung mga kolorum na tawag. Kolorum yung mga kolorum. Sir, example. Diba? Kapulisan, inis na inis ako doon. Wala kang magagawa doon. Tama yun eh. Tama yun? Oo, dahil yung kaat-an talagang for body. Masama lang daw sabihin mo, 10 kapulisan o 3 kapulisan. Kung sinabi kapulisan, body yun, marami yun. Walang bilang yun. Parang kaguruan. Diba? Tama din ang kaguruan? Oo, kaguruan yun. Body ng mga fan. Body of teachers. Mga teachers. Mm-hmm. Tama rin ang kasundaluhan? Oo, gusto lang gamitin. Magiging weird na lang. Pero, may ibang sa rules natin. Ang mali, halimbawa, yung aking mga shokoy na reset, kahapon lang, sumulat ako sa isang bagong shokoy na kinakalat ng... Sir, paliwanag mo sa atin. Paliwanag mo sa ating audience ano yung tinutukoy mong shokoy. Shokoy. Ito yung mga salita na dapat English, ginagawang Espanyol. Kaya, ang nangyayari, dahil hindi naman talaga Espanyol, hindi na English, hindi rin Espanyol ang lumilitaw na anyo. Kaya shokoy. Parang hindi isda, hindi tao na pamit. Pagka maganda yung sirena.
So example, bigay kang example. Sumulat ako tungkol sa descolonization ng decolonization. Kasi nasa posters ngayon ang decolonization. Mm-hmm. Sabi ko, ang unang dapat i-decolonize ay yung gumawa ng sa'yo. Mali yung kanyang nasa isip. Sa mismo biktima ng kanyang colonization. Yun. So, decolonization. Kaya sinabi ko lang, simple lang namang rule ang dapat nilang tandaan. Ang de, ang Ingles na unlapi. Sa Espanyol, des. Walang de na unlapi sa Espanyol. Okay? So, pagka decolonization, descolonization. Depopulation, despopulasyon. Di ba? Yung mga ganun. So, yun lang ako. Simpleng rule na yung tandaan lang at nang hindi magkalat pa ng show ko yung mga gumagamit ng decolonization. Dapat pala magsimulan tayong ispa ng mga show ko na dapat natin i-ano. Yeah, mga imahe. Imahe dapat. Imahe. Ang nakakatawa nga, pag inanalyze mo yung imahe, eh, pag pipilipino yun ng image. Pag kinignan mo kasi yung spelling na image, kinignan mo, A-M-A-G. Kaya yun ang kanilang naging kwan. Pero akala nila nag-Spanish sila doon. Diba? Hindi nila alam. Ay, isa pang malala ngayon, yung level. So, level na po. Oh, level na level yung mga teachers sa UP. Ako sa kanila. Kala nila nag-Espanyol sila pagka naging level na. Yung kanilang salita. Hindi nila alam na namamangmang lang sila sa ginagawa nila. Hindi pa sabihing level. Eh, okay naman ang level. Di ba? Nagagamit pa yung V na mabuti. Sa English. So, yung pangayos ng rule ko eh. Pagka may V sa English ngayon, na bago, lumilitaw sa Pilipino, hindi na dapat i-respell into V as in baboy. Yun ang kwan. Para tuloy-tuloy lang, kunyari, development. Iba nire-spell pa yun na development na B, as in baboy. Eh, development na yun eh. Bakit kailangan nire-spell? Kaya nga nakakatuwa itong bago nating alphabet eh. Nagiging mas madali para sa atin ang manghiram. Hindi ganun. Yun, hindi lang natin pinamaximize yung ino-offer sa atin na opportunity ng pagbabago sa ating alphabet. Utak, abakada pa rin tayo. Kaya ganun. Yung kasi nakamias na. O, nakita ko na ginagamit niyo. Hindi lahat ng nakamias man, tama. Marami ang nakamias na, mali. Kaya dapat baguhin. Yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, kung interesado kayong mapagbuti yung pagsulat nyo gamit ng wikang pambansa, mayroong manual sa masinop na pagsulat na inilathala ang KWF nung panahon ni Sir Rio. Malapit na rin ilathala yung Estilong Filipino ni Aileen Narvaez. Isang gabay ito para sa mga campus journalists at gabay na rin para sa mga professional na journalists. Katunayan, gagamitin namin yung gabay, itong dalawang librong to, para sa paghahanda ng Rappler Style Guide sa Filipino. Oh, by the way, salamat at ginagamit nyo. Pero tandaan ninyo, no? Hindi yan sarado, ha? Mm-hmm. Nagbabago pa yan. Marirefine pa yung mga rules. In fact, nice ko rin sabihin sa inyo na pati yung aming diksyonaryo na malaki ay lalabas na. Inihanda na ngayon ng Ateneo Press. Siguro by the end of August or the first week of September ay lalabas na yung bagong edition ng Pambansang Diksyonaryo sa Filipino.
At kung tamad kayo na tumingin sa rules ng ng manual of style, eh tingnan na lang ninyo sa dictionary kung ano yung spelling na dapat yung gamitin. Mm-hmm. Sir, Pero ang totoo ako, meron na tayong ibang broadcaster na mahiling magtanong sa akin. Mm-hmm. Pagka may problema, nagte-text. Kahit ating gabi, kung minsan eh, hindi na nagugulo ako sa ganun eh. Kahit ating gabi, tinetext ako, Sir, ano ba yung ibismin nito? Sir, ano ba yung spelling nito? Nag-iingat ako yung dictionary. Eh, kung minsan hindi ko naman masasagot dahil hindi naman ako yung dictionary. Sir, may dictionary of p.ph, di ba? Ayun, nababago yun. Mm-hmm. Ginagamit namin yun. Mm-hmm. Oo, ginagamit na nyo. Masalamat. Mabago yun ngayon. Mm-hmm. Pagka dumating itong Ateneo Press, ay totally ma-revamp. Mm-hmm. Pero sige, sasabay kami sa pag-develop ng language. Nako. Oh, yun ang exciting dito sa ating language. Nag-de-develop araw-araw. Mm-hmm. Kaya napakahirap sundan. Para ito yung tiyempo nila Johnson. Panahon nila Johnson. Kakagulo sila sa Ingles. So inaayos nila lahat ang bagay sa Ingles. Talaga namang away sila ng away. Eh gusto kong tingnan itong nangyayari ngayon sa ganoong positive pagtanaw. Na nangyayari ito sa atin dahil kasalukuyang nagiging aktibo ang mga tao para magkaroon ng isang mahusay na wikang. Sir, hingan kita ng pangwakas na mensahe. Ito ay kuan na sa pakikinig ko kasi ng mga balita at mga concern ng mga tao sa Pilipinas. Na, lagi kong napapansin na ang dami-dami nating mga concern. Yun ang akin ngayong problema. Palagay ko, dahil sa napakarami nating concern, eh hindi rin tayo nagkakaisa tuloy. Diba? Yun na lamang mga problema ng gender, problema ng race, problema ng ethnic groups, eh, halo-halo yun eh. Pagka pinag-usapan yun ng mga iyon, nauwi sa kung ano-anong pagtatalo. Ang aking kasing palagay, eh, hindi naman sa ayaw ko yung mga ganong concerns, kundi na masyadong na wawasak yung ating energy, hindi na po-consolidate. Para sa akin, halimbawa, ang hindi na dapat nating maging concern, anuman ang ating disiplina, ay tungkol sa kabuhayan at karunungan. Parang lagi kasing kalayaan ang ating pinag-uusapan. Kalayaan sa gender, kalayaan sa race, kalayaan. Pero nawawala yung walang silbi yung kalayaan kapag ka nagugutom ka. Walang silbi yung kalayaan kung mangmang ka. Kaya ako, para sa akin, kung magkoconcentrate tayo kung paano higit na tatalino ang mga tao o kung paano higit na magkakaroon sila ng pagkain araw-araw, mas magkakaroon sila ng pagkakataon o lakas ng loob o lakas ng katawan para isugod ang kanilang kalayaan. Ako, para sa akin, ay dapat unahin ang edukasyon, dapat unahin ang kabuhayan. Hindi wala yata tayong planong pambansa kung paano uunlad ang Pilipinas talaga. Diba? Parang ang plano, yung ginawa ni Marcos noong araw, padala tayong lahat sa ibang bansa para kumita ng dollar.
Oh, nakakaawa nga yung mga Pilipino ngayon doon sa Afghanistan. Meron mo kahit sa may away, na doon yung mga Pilipino na iipit. Basta sa paghahanap ng pera. Eh, yun ang utos sa kanila ng gobyerno, maghanap ng pera eh. Hindi nag-iisip ang gobyerno kung paanong makukonserve ang manpower ng Pilipinas sa pamagitan ng pagtatayo ng mga industries, ng kabuhayan. Anong kailangan natin? Para hindi tayo naiipit sa mga lahat ng gulo. Sa Haiti lang siguro, baka may Pilipino din nung namatay. Hindi pa na nare-report din, di ba? So, lagi na lang tayong kinakabahan na may Pilipino na madadamay sa anumang kalamidad. Dahil nga, pinumawalan natin sila. Hindi natin sila binibigyan ng buhay dito sa loob ng Philippines. So, marahil, yung ating pag-aaral ng wika ay dapat maukol hindi lamang sa pag-aaral ng wika, kundi maukol sa pagtuklas ng higit na karunungan para sa ating mga kababayan at sila ay magkaroon ng buhay na naiiba kaysa ating kasalukuyang buhay. Yun ang aking mga pangarap na yun. Kaya ako nagpapakahirap ngayon sa Filipino dahil gusto kong iukol ang wika natin para sa kabuhayan at sa karunungan ng ating mga kababayan. Ang ganda ng mensahe. Salamat kay Ginoong Almario sa pagbibigay kaliwanagan sa mga issue tungkol sa wika. At salamat din. Naliwanagan ba kayo? Ano, sir? Naliwanagan ba kayo? Opo, opo. Maraming natutunan. Salamat din kina Paterno at Michael. Hi po, thank you po. Sa pagsama sa kwentuhang ito. Salamat po. So, thank you po. Pilipinas o Filipinas? Filipino o Filipino? Buksan natin ang isip na hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Sa pagpapaunlad ng wikang pambansa, hindi dapat emosyon ang pinaiiral, kundi ang masusing pag-aaral. Ako si Miriam Grace Go at kapapanood lamang ninyo ng Rappler Talk.